Praise the Lord, po natin dakilang Diyos. God bless you po sa ating preacher, Brother Lando Montilla. At tayo po naman ay dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hingin po natin ang patnubay ng ating malapay noon. Praise the Lord, upang tayo po ay samahan at maunawaan po natin ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay magtaas po ng ating mga kamay bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O, dakit mapagpalaming Diyos, aming pinakamahal na Paisus, kami po ay lumalapit sa iyo, malapay noon, na may pagpakumbabang puso, hingi po kami ng kapatawaran, malapay sa lahat mga pagkakasala sa panusupungan. Mga bagay na nagkulang kami sa paningin mo, patawarin mo kami, dakilaming Diyos, linisin mo po ang mga puso, malapay noon, hallelujah. Malapay na handa mo po, malapay noon, hallelujah, ngayong mga puso sa pag-aal po na yung balang salita, malapay noon, hallelujah. O Diyos, hallelujah, kahabagan mo kami, malapay noon, lalong-lalong sa ibang lingkod, malapay noon, hallelujah. Sa ganakin, wala akong magagawa, masalam po ng karunungan, hallelujah. Nagmumula sa iyo, malapay noon, lagay mo sa akin malabi ang masalita, taglay po ang pag-ibig ko, pangyarihan. Pagpalaan mo bawat sang narito, at sama-sama ng pinapalayas lahat ng gawa ng kaway, demons of doubt, unbelief, cast out, in Jesus' name, cast out, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Punay ating dakilang Diyos, manimahal, at kayo po'y makapo. Tayo po'y mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos. At bago lahat, manimahal, ako muna'y nagpapabot ng pinakamataas sa pagpuit, pagsamba, paglahati, na upo lamang sa ating pinakamahal na Jesus, praise the Lord. Dobling paggalang po ay mahal sa ating beloved friends in the Lord, sa ating beloved pastor, Willistad Almeida, the end-time prophet of God, at ganoon po ay mahal, ating inalalang mga turut-aral na iniwan sa atin, ating beloved son pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa lahat po ating beloved co-workers, ating beloved preachers po ay mahal, sa ating pong beloved ordinary preacher, Brother Boy Kaluya, magiging sa kanya pong mamahal sa buhay, sa inyo pong kapatiran, kung mayroon pong baguhan, praise the Lord, isang mga pagpalang hapon po at maging sa lahat po na ating po mga live webcast viewers, manamahal, sa buong bundo, manamahal, praise God, na patuloy na umantabay sa ating po managawain sa lugar na ito ng Olongapo City, manamahal, isa po mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin, praise the Lord. Puna ating malapay noon at tayo po ay mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos, manamahal, at basahin po natin ang ating pong paksa, manamahal, dito po sa Exodo 13, ang talatay 3. Dito po sa Exodo chapter 13 verse 3. At sinabi ni Moises sa bayan, alalahanin ninyo ang araw na ito na inilis ninyo sa Egypto, sa bahay ng pag-alipin. Sapagkat sa pamagitan ng lakas ng kamay ay hinango kayo ng Panginoon sa dakong ito. Wala sinong mang kakain ng tinapay na may libadora. Amen. Amen. Praise the Lord. Puro ating dakilang Diyos. God bless you po. Manimahal, ating pong mga kapatid. Praise the Lord. Sa pagkabasa ng banal salita ng ating dakilang Diyos. Ating pong paksa, manimahal, remember this day in which you came out from the house of bondage. Manimahal, praise God. Alahanin daw po natin, manimahal, praise God, ang ating pong manimahal, kung paano tayo nakalaya. Manimahal, praise God. Alalahan natin kung paano tayo nakalaya mula sa pagkaalipin sa bahay ng pagkaalipin. Amen. Remember this day. Alalahanin natin ang araw na ito na manamalas God mula nung tayo po inilabas sa bahay ng pagkaalipin. Amen. So, happy 47th church anniversary. Manamal tayo po ay magdadaos po sa buwang ito ng happy Manamalas God, 47th Church Anniversary, Manamal. Kaya, Manamal, at ito po ay isa po sa atin pong pinasasalamatan. Bakit, Manamal, praise God, mayroon po, Manamal, na itatag na banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ginamit po ang ating malapastor, Manamal, praise God, upang tayo ay magkaroon, Manamalas God, ng dakilang kaligtasan, kalayaan, Manamal, mula sa bihag ng kasalanan, mula sa bihag ng pagkakasala, mula sa bihag ng manamahal, karamdaman, manamahal, tayo ngayon, manamahal, ay atin dapat pasalamatan, manamahal, sapagkat tayo po ay pinalaya ng ating dakilang Diyos. Amen? Lahat mo tayo magsabi ng Praise the Lord. Kaya, manamahal, alalahanin daw po natin ng araw, Praise the Lord, na ito, o baga, manamahal, araw ng tayo po ay iniligtas ng ating dakilang Diyos. Kung hindi man, manamahal, sa
sapagkat hindi naman tayo manalasgat umabot ng mga ganong taon minimal sa paglilingkod. Kung kailan lang tayo, isang taon tayo na naglilingkod sa malapay noon. Mula nung tayo po ay iniligtas ng ating dakilang Diyos sa araw na ito, araw-araw na pasalamatan natin ang ating pinakamahal na Panginoon sapagkat minimal tayo po naman ay napalaya sa pagkaalipin ng kasalanan at mga pagkaalipin ng mga masamang bisyo, karamdaman minimal. Tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya minimal ito ang araw ng pagdiwang na lalahanin, praise the Lord, na mayroong Jesus Miracle Crusade International Ministry na ginamit ang ating mga pastor, minimal God, upang tayo po na mahal ay dalhan ng mabuting balita, minimal God, ng kaligtasan. Amen. Sabagat nung araw, wala tayong alam, minimal, kung paano maglingkod sa ating dakilang Diyos. Kung paano, minimahal, ganapin ang kalooban ng mga Panginoon. Wala tayong alam, minimahal. Ngunit salamat sa Diyos, minimahal, praise God. At nakita natin, praise God, ang mga laksa-laksang mga himala na ginawa ng ating dakilang Diyos, minimahal, praise God. Sa kanya pong banal na gawain. Hindi lang tayo, minimahal, ang nagpapatunay, minimahal, praise God. Maging, minimahal, praise God, ang ating mga kababayan, minimahal, na nakakita ng mga himala, dangan nga lamang, ayaw nilang lumapit sa ating pumahal na Panginoon upang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Minimahal, ngunit salamat sa malapay noon sapagkat narito tayo, minimahal, patuloy, minimahal, naglulalhati at nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Lahat mo tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya, minimahal, sabi ng bakasulatan, tayo po ay alalahanin natin yung mga bagay na ito na ginawa ng ating dakilang Diyos, minimahal, praise God. Na tayo po, minimahal, ay nagpapasalamat sa malapay noon. Praise the Lord, sapagkat minimahal, hindi lahat ng tinawag ng Diyos, minimahal, praise God, ay nagpatuloy sa paglilingkod. Amen? Hindi lahat, minimahal. Kumbaga, minimahal, mula nung nag-umpisa ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, year 1975, kung di po ako nagkakamali, minimahal. Sapagkat hindi naman po tayo naligtas sa taong iyan, minimahal. Ako po yung naligtas, minimahal, 1998, minimahal. Baga, kalahati lang, minimahal, ng taon nung ako po yung maligtas, minimahal, praise God. Kaya nga, minimahal, nagpapasalamat tayo, minimahal, sapagkat mula noon, year 1975, napakaraming tinawag ng Diyos, pinapakita ng mga himala ng ating malapay noon, mga namahal. At tunay nga, minimal, kung susumahin natin, minimal, praise God, sa mga krusada, napakaraming pinapagaling ng malapay noon, pinaghimalaan ng Diyos, minimal, praise God. Ngunit, hindi po sila nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ngunit tayo, minimal, nagpapasalamat tayo sa malapay noon sapagkat patuloy tayo narito, minimal, praise God, nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus. Lahat mo tayo magsalam, praise the Lord. Kaya, minimal, sabi po ng bakasulatan, dito po sa Exodo, 12:42, basahin po natin. Dito po sa Exodo, Kapitulo 12, talatang 42. Ito ay isang gabing pangingilin sa Panginoon dahil sa paglalabas niya sa kanila sa lupain ng Ehipto. Ito ay iyong gabi ng Panginoon ay pangingilin ng lahat ng mga anak ni Israel sa buong panahon ng kanilang lahi. Amen. Amen. Let tayo magsalam sa Lord. Noong panahon ni Moses, minimahal, praise God, kung paano inilabas ang mga Israel sa pagkaalipin, minimahal, praise God, na tunay nga, minimahal, ito po ay sinabi niya, minimahal, na ito yung alalahanin, praise God, ito ang alalahanin na araw sa paglabas sa kanila na sa lupain ng Ehipto, minimahal, at ito po, minimahal, praise God, ay sabi nga, ipangilin ang lahat ng mga anak ni Israel sa buong panahon sa kanilang lahi. Baga, minimahal, kung sa panahon natin ngayon, minimahal, kailangan, minimahal, praise God, bulay-bulayin mo sa iyong puso lagi, minimahal, kung paano ka inilabas ng malapay noon. O baga, paano ka iniligtas ng Diyos mula sa ating katayuan dati. Sapagkat tunay nga, minimahal, yung kalagayan natin, minimahal, dati, minimahal, talagang papunta sa pagkapahamak. Amen? Papunta sa minimahal sa kaparusahan na naghihintay sapagkat di natin alam ang utos ng Diyos. Amen? Wala tayong alam
sa mga utos ng ating dakilang malapainoon, manimahal praise God. Malapang Isus, manimahal praise God. Wala tayong alam. Ngunit manimahal, ngayon po, manimahal praise God, mula nung dumating sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan, manimahal praise God. At nakita natin, nabuksan ng ating mga mata sa katotohanan, nakakita ng mabubuti na gawa ng ating dakilang Diyos. Nabuksan ng ating isipan, manimahal praise God, sa katotohanan. Sapagkat nung araw, minimahal, kahit gawa ka ng gawa ng kasalanan, minimahal, hindi mo alam na ito'y ikakapahamak na yung kaluluwa papunta sa impyerno, minimahal, praise God. Ang mga iba'y drug addict, drug poser, minimahal, marijuana addict, minimahal, ang iba, minimahal, praise God, ay talagang naroon na po, minimahal, praise God, sa punong-puno na ng bisyo, minimahal. May walang alam, minimahal, na ang kalang ginagawa'y patungo sa pagkapahamak. Ngunit salamat sa Diyos, amen? Sapagkat ngayon po, minimahal, alam na natin ang katotohanan. Yung katotohanan ang nagpalaya sa atin. Amen? Let them serve the Lord. Kaya minimahal, kung titignan po natin yung dumarating sa atin na mga kalamidad sa ating panahon, walang ibang solusyon. O alam lang ng ating mga kababayan, minimahal God, walang ibang solusyon, minimahal, kundi sila'y lumapit sa ating dakilang Diyos at maglingkod sa ating malapainoon upang maalaman nila na mayroong tunay na Diyos na magliligtas. Amen? Let time serve the Lord. Kaya minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos, minamahal sa God, sapagkat tayo po, minamahal, ay binigyan ng kaunawaan patungkol sa mga bagay na atin pong ginagawa ngayon. Kaya nga alalahanin natin ang mga makapangyarihang gawa ng ating dakilang Diyos. Baka ito po, minamahal, ay mawala sa ating isipan. Paano natin alalahanin ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos, minimahal God? Sa patuloy natin paglilingkod sa ating malapainoon. Dito kasi natin napapakinggan, minimahal, ang mabubuting gawa ng ating malapainoon. Kung ikaw ay nanlalamig ng lulupaypay, minimahal God, ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, pag kumilos sa ating kalagitnaan, lumalakas tayo. Amen? Let tayo mag-sabi na praise the Lord. Kaya minimahal, sapagkat pag hindi po natin ito po inaalala, minimahal, pwede tayong mapahamak katulad po ng mga Israelita. Amen? Sa kanilang paglalakbay, nakita na nila ang kabutihan ng Diyos. Ngunit, minimahal, bakit, minimahal, napahamak sila? Dahil, minimahal, tunay nga hindi nila inaalala lagi, minimahal, ang kabutihan ng Diyos. Amen? Lahat mo tayo mag-salan for the Lord. Eh, basahan po natin dito sa Nehemias, minimahal, 9, ang talata'y 13 hanggang 21. Dito po sa Nehemias, chapter 9, verse 13 up to 21, sabi po, ikaw rin naman ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita sa kanila mula sa langit at binigyan mo sila ng mga matuwid na kahatulan at mga tunay na kautusan, mga mabuting palatuntunan at mga utos. At ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na sabat at nag-utos ka sa kanila ng mga utos at ng mga palatuntunan at ng kautusan sa pamamagitan ni Moses niyaong lingkod. At nagbigay ka sa kanila ng tinapay na mula sa langit sa kanilang pagkagutom. At nilabasa mo sila ng tubig na mula sa malaking bato sa kanilang pagkauhaw. At inutusan mo sila na magsipasok na ariin ang lupain niyaong isinumpa upang ibigay sa kanila. Ngunit sila, ang aming mga magulang, ay nagsigawa ng kapalaluan at nagpatigas ang kanilang mga leeg at hindi dinig ang iyong mga utos. At nagsitanggi na magsisunod, hindi man inaalala ang iyong mga kababalaghan na iyong ginawa sa gitna nila, kundi nagmatigas ang kanilang leeg at sa kanilang paghimaksik ay naghalal ng isang punong kawan upang magsibalik sa kanilang pagkabihag. Ngunit ikaw, Diyos, ay madaling magpatawad, mapagbiyaya at puspos ng kawaan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kahabagan at hindi mo pinababayaan sila. Oo, nang sila'y nagsigawa ng isang guyang binubo at magsabi, ito ang iyong Diyos na nag-ahon sa iyo mula sa Ehipto. At sila'y nagsigawa ng malaking pagmumungkahi. Gayon may ikaw sa iyong masaganang mga kaawaan ay hindi mo pinabayaan sila sa ilang.
ang tela ng haliging ulap ay humiwalay sa kanila sa araw, upang patnubayan sila sa daan. Niang tela ng haliga ampuy man sa gabi, upang pagkakitaan sila ng liwanag at ng daan ng kanilang lalakaran. Iyo rin namang ibinigay ang iyong mabuting espiritu upang turuan sila, at hindi mo inalis ang iyong mga mana sa kanilang bibig, at bigyan mo sila ng tubig na kanilang pagkauhaw. O 40 taon na iyong kinandili sila sa ilang, at hindi sila nagkulang ng anuman. Ang kanilang mga suot ay hindi naluma, at ang kanilang mga pa ay hindi namaga. Amen. Amen. Let tayo magsabi na po sa Lord. O inamahal, yan po ang ginawa ng Diyos. Minamahal, nung panahon ni Moises sa mga Israelita, minamahal. Sa kanila pong paglalakbay, minamahal, hindi sila pinagkulang ng ating dakilang Diyos. Lahat po ay pinunuan ng ating malapay noon. At sabi nga sa 17, minamahal, at nagsitanggi na magsisunod ni hindi man inalala ang mga kababalaghan niya ang ginawa sa gitna nila. Ito po, manamal, ang naging kasalanan po nila. At ito po, manamal, ang makapagpapahiwalay sa atin, manamal, praise God. Kung hindi po natin alalahanin, manamal, ang mga mabuting ginawa sa ating buhay, ang ating pinakamahal na Jesus. Amen? Mula na tayo po, manamal, ay nakagalagan, manamal, praise God, sa bihag ng kasalanan. Kaya nga, manamal, pwede tayo, manamal, praise God, mapahamak katulad po ng mga Israelita, pag hindi mo po alalahanin ang mabubuting ginawa sa iyo ng ating pinakamahal na Jesus. Amen? Kaya ano pong, praise God, gagawin natin upang lagi nating maalala ang kabutihan ng Diyos? Amen? Ang utos ng ating malapastor, lagi tayong dumalo sa gawain ng ating malapaisos. Amen? At tayo magsabi sa Lord, para hindi tayo makalimot, manimahal, praise God, sapagkat hindi po sila pinagkulang ng ating malapay noon. Amen? Maging sa kanila pong paglalakbay, sila po ay lumalaki. Yung mga bata ay lumalaki, manimahal. Lumalaki rin ang kanilang kasuotan. Amen? Sa panahon na sila ay nauhaw, manimahal, may tubig, manimahal, sa ilang, na nagkakaroon ng tubig sa ilang. Amen? Pinapainom sila ng ating dakilang Diyos. Yung pangyayari noon, minamahal, sabi ng mga kasulatan, minamahal, kung paano ang nangyayari noon, ngayon din ay mangyayari. Walang ibang bagong utos na mangyayari, kundi yung nangyayari noon ay mangyayari din ngayon. Amen? Kung paano ang nangyayari noon, minamahal, God, ay kasalukuyan nangyayari din ngayon sa ating buhay, minamahal. Amen? At tayo magsabi sa Lord. Kaya, minamahal, yung nangyayari noon, ngayon din ay nangyayari ta sa ating buhay. Amen? Hindi tayo pinabayaan ng ating malpaisos. Sagana, manuals God, sa pagpapakita ng Diyos ng kabutihan sa ating buhay, minamahal. Nakita natin ang mga laklak sa laksang mga himala sa ating buhay, minamahal. Mula sa ating mga mata, mula sa ating mga tainga, narinig natin ang mabubuting balita na nagmumula sa ating pinakamahal na paisos. Kaya hindi po natin may tatanggi, minamahal, praise God, sa ating buhay. Amen? Praise God, ng ating Diyos na pinaliglilingkuran ay Diyos din ng mga Israelita, Diyos ni Moises, at ang Diyos ng ating propeta ngayon sa kapanahonan ng ating malapastor, Evangelista Ulista Almeida, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Let tayo mag-serve sa Lord. Kaya minamahal, ito po ang ating pong alalahanin. Amen? Yung mabubuting ginawa sa atin ng ating dakilang Diyos, sapagkat minumahal, kung hindi natin maalala ito, marami na pong napahamak na mga Kristiyano. Kung paano yung panahon ng mga Israelita na napakarami napahamak, ngayon din po sa panahon natin ngayon, napakaraming napapahamak na mga Kristiyano. Amen? Dahil nga sabi ng Biblia, ang aking bayan ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Amen? Na tayo magsabi na po sa Lord, nakaranas ng himala, bumalik sa kasalanan, minamahal, praise God. Kaya nga minamahal, sila po ay napahamak. Amen? Lahat mo tayo magsabi na po sa Lord. Basahin po natin, minamahal, dito po sa Korinto, 10:5-11. Unang Korinto. Dito po sa Unang Korinto, Kapitulo 5, talatang, Kapitulo 10, talatang 5-8.
Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila ay ibinuwala sa ilang. Ang mga bagay na ito ngay pawang maging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila nagsipagnasa. Nihuwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya nilang ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Nihuwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Amen. Tuloy ang basa. 9. Nihuwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamagitan ng mga ahas. Nihuwag din kayo magbulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at nangapahamak sa pamagitan ng mga manguwawasak. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatna ng katapusan ng panahon. Amen. Let tayo magsabi na praise the Lord. Amen. Let tayo magsabi amen. Praise the Lord. Anong sabi sa 11? Ang mga bagay na ito ay ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa. Amen. Yung mga bagay na nangyari sa kanila, kung bakit sila na napahamak sa ilang minamahal, na hindi sila umabot sa pangako ng ating dakilang Diyos, na magandang, praise God, napakagandang pangako ng malapay noon, na lupang kanaan minamahal, na binubukalan ng pulot at gatas minamahal, praise God, hindi sila nakaabot doon. Bakit? Minamahal, praise God, dahil po, minamahal, hindi po nila naalala ang mabubuting ginawa sa kanila ng ating dakilang Diyos. Amen? Lahat tayo mag-sabi sa Lord. Nangyari, minamahal, praise God, kung paano nangyayari sa kanila noon, minamahal, ang nangyari noon, minamahal, praise God, ay mangyayari din ngayon. Amen? Yung ang pinakalimbawa eh. Ngayon, mangyayari ngayon, kailangan po natin maiwasan. Amen? Bilang pagpapaalala, sabi ng mga kasulatan, minamahal, praise God, yung mga nangyari noon, minamahal, praise God, ay mangyayari ngayon, minamahal, praise God, bilang pinakalimbawa, minamahal, na kailangan nating iwasan. Amen? Upang tayo di mapahamak sa paglilingkod natin sa ating pinakamahal na Jesus. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Anong sabi, minamahal? Sa 10, niwag din naman kayong magbulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nagbubulungan at nangapahamak sa pamagitan ng mga mangwawasak. Amen? Let tayo magsama praise the Lord. Amen? Amen? Praise the Lord. Mayroon po ngayon yan sa panahon natin. Amen? Nagtitinginan ng kahinaan. Nagtitinginan ng kamalian. Bulong dito, bulong doon. Amen? Pwede tayong mapahamak katulad nila. Sapagkat walang pagkakaiba. Kung paano sila napahamak noon, ngayon, minamahal sa God, ngayon din ang mangyayari. Amen? Sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, minamahal, baka sabihin natin, ligtas tayo, minamahal. Ngunit din natin na alintana yung ating mga sarili, minamahal sa God, nakakalabag na pala tayo sa kalooban ng ating pinakamahal na Paisos. Amen? Lahat tayo mag-salve for the Lord. Kaya minamahal, ito ang ating bantayan sapagkat tingnan mo minamahal, isang araw pa lang ang nangabuwal, 23,000, sabi ng ating nabasa minamahal sa God. At tulad sa kanila pong, tingnan mo, kawalan ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos, kawalan ng kaunawaan, minamahal sa God, sa mga utos ng ating malapay noon, samantalang nakita na nila. Amen? Kitang-kita nilang maliwanag, minamahal, ang mga ginawa ng Diyos. Mabubuting bagay na ginawa ng ating malapay noon. Amen? Sa atin, minamahal, nakita nating maliwanag. Amen? Nakita nating maliwanag na totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran. Amen? Sapagkat nakita natin sa ating parents in the Lord, minamahal, ating mga pastor, minamahal, God, kung paano niya ibigay ang kanyang buhay nang dahil lamang sa mga kaluluwa. Amen? At nakita natin yung masarit-saring milagro na ginawa ng propeta ng Diyos. Minamahal? Amen? At minamahal, God, nung tayo po'y sumampalataya sa ating dakilang Diyos, minamahal, God, maging sa propeta ng Diyos, naniwala tayo sa kanyang pangangaral, minamahal. Ngayon po, nangyayari din po sa atin. Amen?
Lahat tayo mag-sample sa Lord. Yan po nakita natin. Kaya nga sabi, remember, minimal, alalahanin natin. Amen. Lagi ang mga mabuting ginawa ito ng ating dakilang Diyos. Sapagkat kung makalimutan natin, katulad nila, minimal, nakalimutan nila na hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hindi sila pinagkulang ng malapay noon. Amen? At tayo mag-sample sa Lord. Kaya nga, minimal, totoo po, nakita natin, kung kasi ang pinangaral sa atin ng ating mga pastor, ano mga Lord God, manatili tayo sa ating pananampalataya. Amen? Manatili tayo, bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? At hindi ka pabayaan ng Diyos. Amen? At tayo mag-serve sa Lord. Totoo po, ano mahal? Sabi ni David yan eh, nung ako'y bata, ngayon ako'y matanda na, hindi ko nakita na pinabayaan ng Diyos ang kanyang anak na matuwid. Masahin nga natin yung normal dito sa awit, 37, 25 hanggang 28. Dito po sa awit, chapter 37, verse 25 up to 28, sabi po, ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayun may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahabag at nagpapairam at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Ikaw ay umuwalay sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti at manahan ka magpakailanman. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi pinababayaan ang kanyang mga banal, sila'y iniingatan magpakailanman. Ngunit ang lahi ng masama ay mahiwalay. Amen. Amen. Let time example sa Lord. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Amen. Sa atin, minimahal. Tingnan mo. Talagang ito po'y nangyari sa atin. Sabi nga ni David, minimahal, mula nung siya'y bata, minimahal, at ngayon, minimahal, naging matanda siya. At nakita niya, minimahal, na kailanman hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak na matuwid. Amen? Lahat tayo mag-sample sa Lord. Sabi nga, sa 26, lahat ng araw ay nahabag at nagpapahiram. Amen? Lahat tayo mag-sample sa Lord. Kaya nga gagawin kitang ulo, hindi buntot. Amen? Magiging ibabaw ka lamang at hindi magiging ilalim pag ikaw ay sumunod sa utos ng ating dakilang Diyos. Amen! Lahat tayo mag-sample sa Lord. Sabi nga sa 27, ikaw ay humiwalay sa kasamaan, gumawa ka ng mabuti, at manang ka magpakailanman. Anong gagawin mo? Humiwalay ka lamang sa kasamaan. Gumawa ka ng mabuti. Amen! Sapagkat diyan ka pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Amen? Lahat tayo mag-sample sa Lord. Sapagkat sabi nga, iniibig ng Diyos ang kahatulan. Amen? Pag itinataas mo siya, minumal, nalulugod ang malapay noon. Amen? Lahat tayo mag-sample sa Lord. Pero pag hindi mo na itaas ang malapay noon, nalulungkot ang Diyos. Amen? Kaya ng mga Kristiyano, praise God, na talagang naroon po minimal ang kanyang malaking pag-ibig sa malapay noon. Praise the Lord. Kahit maraming huharang diyan sa kanila, minimal, talagang wala silang ibang nasa puso. Wala silang ibang pananggalang, minimal, kundi yung alam nila na sa kanila ang ating pinakamahal na Paisos. Siya ang magbibigay ng mga bagay na madakilang bagay, minimal, upang maganap ang mga pangako ng Diyos sa kanila. Amen? Lahat tayo mag-sample sa Lord. Sapagkat iniibig ng Diyos, iniibig ng Panginoon ang kahatulan, hindi pinabayaan ang kanyang mga banal. Kaya pag naitaas mo ang Diyos, Manuel's God, ang pangalan ng malapang Jesus, Manuel's God, nalulugod yan ang ating pinakamahal na Jesus. Amen? Kaya nga, minumahal, kahit dumaranas tayo ng mga pagsubok, kahirapan, minumahal, na-overcome mo yan, minimal, diyan nalulugod ang ating malpaisos. Amen. Let time example sa Lord. Kapagat hindi niya pinabayaan ang mga banal, sila'y,
Manumahal, iniingatan magpakailanman, ngunit ang lahi ng masama ay mahiwalay. Mal, tingnan mo ang pangako ng malapay noon. Hanggang magpakailanman. Amen? Iingatan ka ng Diyos. Pupunaan ng Diyos ang iyong pangailangan, manumahal. Ipangako niya magpakailanman, hindi ka iiwanan kahit anong gawing darating na mga trahedya sa daigdig na ito, manumahal. Kung yung pangako niya magpakailanman, iingatan ka, mananatili yan sa iyo. Amen? Lahat tayo mag-serve sa Lord. Puri ng ating dakilang Diyos, manumahal, at kailangan, manumahal, lagi mong alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Upang, manumahal, hindi mawalay sa iyo. Amen? Ang kaligtasan na ito, nahawak natin. Sapagkat nagligtas ang Panginoon sa bahay ng lupain ng Hipto, minamahal, praise God. Pagkatapos niyang iniligtas, minamahal, nakalimutan nila ang utos ng ating dakilang Diyos. Nakalimutan nila ang mabuting ginawa ng Diyos sa kanila, minamahal. Kaya nga, minamahal, sila po ay nilipol ng ating pinakamahal na Paisos. Kaya ito'y pinakalimbawa, minamahal, na ipinapaalala sa atin, minamahal, praise God, na pagkatapos niyang nagligtas, minamahal, ay, minamahal, praise God, nilipol din sila. Dahil manumal sa kanilang pagsaway sa utos ng ating pinakamahal na Paisos. Basahin po natin minumal sa Jude, minumal 5 hanggang 7. Dito po sa Judas, minumal, talatang 5 hanggang 7. Ninanasa ko ang paalala sa inyong, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay, na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yung mga hindi nagsisisampalataya at ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iningatan niya sa mga tanikal ng walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Ngayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Amen. Amen. At tayo mag-sample sa Lord. Tignan mo, minumahal. Doon pala sila nilipol ng ating dakilang Diyos sa ilang minumahal. Tunay nga, minumahal, karakadaka, nilamon sila ng apoy. At ang sabi, minumahal, sila po ay, minumahal, God, sabi nga, pinakalimbawa na sila'y nagbata ng parusang apoy na walang hanggan, minumahal, God, dahil po din doon sa kanilang mga Manas God, di pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal pa Jesus. Kaya minamahal, ito po, minamahal, Manas God, kung paano sinabi ng Biblia, ang mangyayari noon, Manas God, na sila po'y napahamak, minamahal, Manas God, nilipol sila sa pamamagitan ng apoy, minamahal, Manas God, at ang panahon ng Sodoma at Gomora, nilipol sila ng apoy, minamahal, Manas God, at asumpre, minamahal, walang pagbabago, minamahal, Manas God, maging sa panahon nating darating, minamahal, ito rin po ay mangyayari, minamahal, Manas God. Ang sabi ng Ecclesiastes 1:9, manumahal, basahin po natin ang talatang ito. At pakihanda po sa uling talata, manumahal, 2 Peter 3:14 hanggang 19. Dito po sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9, yung nangyari ay siyang mangyayari, at yung nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Sa 2 Peter 3:9 at hanggang 14. Dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 9 up to 14, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpainuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang kasangkalangitan sa araw na iyon ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay nito ay mapupugnaw na ganito. Anungang anyo ang mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal ng pamumuhay at pagkamawain, na ating hintayin at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang sangkalangitan ay naginingas, ay mapugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan,
na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Amen. At tayo magsabi sa Lord. Mga damahal, yun po ang pinakalimbawa ng pangyayari ng panahon ni Moses sa mga Israelita. Kung paano sila, mga damahal, lumakad sa kamangmangan sa mga utos ng ating dakilang Diyos. Sila po, mga damahal, ay napahamak sa ilang. Ang sabi ng Ecclesiastes, mga damahal, 1:9, yaong nangyari ay siyang mangyayari. Yung nangyari noon, siya rin mangyayari ngayon, mga damahal, Lusgad. Walang bagong utos, Lusgad. At sabi nga, mga damahal, at yaong nagawa ay siyang magagawa at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Amen. Walang bagay na mangyayari, Lusgad, sa ilalim ng araw. Yung nangyari at nagawa noon, siya rin magaganap ngayon, minimal God. At kailangan, minimal God, ito po, minimal, ay atin pong alalahanin, minimal God, kung paano ang pinakalimbawa na kanyang pagkapahamak dahil sa kaliwalan nila ng pananampalataya, kawalan nila ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, minimal, sila'y nangalipol, minimal, at ngayon din po sa panahon natin ngayon, minimal, kung hindi po tayo susunod sa utos ng ating dakilang Diyos, pwede tayong malipol, minimal. Amen? Lahat tayo magsabi sa Lord. Kaya minimal kung paano nangyari noon na tinupok ang Sodom at Gomorrah sa pamagitan ng apoy. Ang sabi ng ating nabasa, minimal God, ngayon din ay mangyayari din ngayon. Ang sabi ng Korinto, pakiplas mo natin sa 3:9 hanggang 14. Dito po sa unang Korinto, Kalawang Korinto, Kapitulo 3, talatang 9 hanggang 14. Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan... Excuse me, sa 3:9, inulitin lang natin. Kalawang Korinto, Kapitulo 3, talatang... Kalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Amen. Let tayo magsabi sa Lord. Pinamahal, nais ng Diyos na alalahanin natin yung mga bagay na nangyari noon upang hindi mangyari sa atin ngayon. Nais ng Diyos na tayo po ay hindi mapahamak. Gusto ng Diyos ay tayo po, minamahal, ay makapagsisi kung ano man pong mga pagkukulang natin, pagkakasala, minamahal. Kaya sabi nga, minamahal, datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang bagay ng langit, nasa langit ay mapupugnaw na matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Di ba, minimal, nabasa natin sa Ecclesiastes 1:9, yung mga nangyari noon ay mangyayari din ngayon sa panahon natin. Kaya nga sabi ng Banal Kasulatan, ihanda natin ang ating mga puso. Kaya nga, mga minamahal, sabi ng 14, yamang kayo nagsipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpong kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kaya minimal niya ito ang ating paghandaan. Amen? Sapagkat napakahirap, minimal, nakikita natin, hindi pwedeng magsisi kapag huli na. Ngayon pa lang, minimal, ngayon pa lang, bawat araw, oras ng ating buhay, lagi nating alalahanin ang mabubuting ginawaan sa atin ng ating dakilang Diyos. Huwag nating gayahin ang mga Israelita. Kinalimutan nila, hindi nila inalala ang kabutihan ng malapay noon. Kaya sila napahama. Pag ikaw na Kristiyano, lumalakad sa kalooban ng Diyos, minamahal, lagi mong inaalala ang mabubuting ginawa sa iyo ng Diyos, minamahal, patuloy manahan sa iyo ang banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos.
Lagi kang humingi ng habag sa malapay noon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ngunit kung darating sa iyo katulad ng mga Israelita, manimal, naroon na po, manimal, nagbubulang-bulungan na sila. Manimal, God, naroon na po, manimal, lumihis na sila, gumawa na sila ng sarili ng Diyos, manimal, sa kanilang buhay. Kaya, manimal, yun po ang pinakalimbawa na sila po'y napahamak sa ilang. Ngayon po, manimal, walang pagbabagong utos. Ang utos ng ating nakilas, siyang nangyayari noon, ngayon din ay nangyayari. Ang iwasan natin yung mga bagay na makapagpapahiwalay sa ating pinakamahal pa, Jesus. Awitan natin ang ating dakilang Diyos, manimahal, Bruce God. It's so good to remember the goodness of God. Dapat nating alalahanin, manimahal, ang kabutihan ng Diyos. Lagi, manimahal, Bruce God, upang tayo di mawalay sa presensya ng ating malapay noon. Amen. Awitan natin ating dakilang Diyos. Narito po naman ating beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Set me free. It's so good to remember.
Panahon sa atin, sa panahon natin ngayon. Sabi nga, maminamahal, history repeat itself. History repeat itself. Ang nangyari noon ay nangyayari pa rin ngayon. Noong unang panahon, maminamahal, 3 milyon na mga mananampalataya. 3 milyon silang lumabas sa Egypto. Nakarating lang sa Kanaan, maminamahal, simbolo ng rapture, 2 lang. Ang dahilan, because of murmuring. Sabi, nagbulung-bulungan sila. Nagbulung-bulungan. Concerning their foods, concerning their leaders, concerning the righteous judgment of God, concerning the water, concerning their journey, yung kanilang paglalakbay, concerning their water. Ngayon, mga minamal, moderno na yung bulungan. Hindi nga nagbubulungan, pero pinopost na lang sa Facebook. Wala nang bulungan, pero mas matindi pa sa bulungan niya kasi isiniwalat mo sa buong mundo. Pinos mo pa sa Facebook. Yun ang nakakalungkot, maminamahal. Hindi nga tayo nagbubulungan, pero pinakikita yung against yung damdamin natin sa pagpopos. Ang layunin po ng beloved children, maminamahal, bakit pinag-aayuno tayo? Hindi para sa discrimination. Ang layunin dyan, para mapigilan yung idudulot
na ipinasok sa katawan natin na lason. Hindi discrimination yan. Pag nag-post kayo niyan, nabasa ng mga beloved children, lalong pinasasamaan nyo yung magiging kalagayan nyo. Concerns lang sila sa atin. Hindi natin alam kung ano yung lason na ipinasok sa katawan ng mga taong tumanggap ng mga baksin. Hindi discrimination yan. Huwag nyo susihin ng preacher, huwag nyo susihin ng beloved children. Concern lang sila kasi ayaw nila mga minamahal na tayo mapahamak. Bakit hindi nga kayo nagbulungan, nagpost-post naman ng kontra sa kalooban nila? Yan ang nakakalungkot. Hindi nagbabago mga Kristiyano noon at Kristiyano ngayon. The same. Kaya nga, ang nangyari noon, nangyayari ngayon, walang pagbabago. History repeat itself. Hindi nila naisip para sa kabutihan natin yun, para maging karapat dapat tayo sa langit. Nililinis lang yung ating physical at nililinis lang yung ating kaluluwa, yung ating spiritual. Yung mga kapatiran nga, mami namal, hindi naman pinagpapasting. Tumanggap sila ng baksin para lang makabiyahe, para makauwi dahil hindi sila makabiyahe pag walang baksin. Hindi inuutusan, pagdating dito, nagpasting ng 10 days, nagpasting ng 5 days para malinis yung kanilang katawan, yung kanilang kaluluwa. Walang reklamo, hindi naman pinagpapasting ng mga beloved children, pero kusa nilang ginagawa. Kaya yung ibang mga Kristiyano, hindi nga nagbubulungan, pero pinakikitang against sila, pinupost pa nila. Nakakaya yung mga ganitong mga Kristiyano, hindi pinalalawak yung isip na para sa kabutihan natin yan. Ako nga, kahit hindi ako magpabaksin, mag-aayuno ako kung para sa kaligtasan ng kaluluwa ko, kung para maianda ko ang aking kaluluwa sa pagbabalik ng Malapanginoon. Kaya yung nagpapost ng ganyan, bago mabasa ng beloved children yan, tanggalin niyo yan, lalo tayong mapapasama. Tanggalin niyo yan, yung naglalagay ng mga post-post na yan na against kayo sa mga righteous na hindi naman parusa yun. Hindi parusa yun, nililinis tayo. Concern sila sa atin dahil baka malason yung katawan natin kung ano, hindi natin alam. Ginawa tayong guinea pig ng mga mad scientist, ng mga mad doctor. Kaya pinagpapraktisan yung mga tao. Lason yun, hindi natin alam. Tapos, galit pa kayo. Panginoon ko naman. Sinabi ko nang hindi naman yan discrimination . Para yan sa kabutihan natin. Kaya yung naglagay niyan, pag nalaman ng beloved children niya, katapusan mo na yan, baka hindi ka na maging choir. Magsisi tayo mga minamahal. Pigayin natin ang puso natin. Lahat, mga minamahal na mga binibigay sa atin. Sabi nga, mayroong mga bagay, sabi may mga righteous judgment na binibigay ang Malapanginoon para, sabi ng Biblia, para hindi tayo kasamang parusahan ng sanlibutan na sa unang 1 Corinthians 11:32. Para malinis ang ating puso, ang ating isip, ang ating kaluluwa sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo po'y sama-sama magsisi, mga minamahal, nakakalungkot naman. Napapasama pa yung mga desisyon ng mga beloved children sa mga ginagawa ng mga ibang makikitid ang utak ng mga ibang choir member dyan na hindi nga nagbubulungan, nagpo-post naman, masigit pa sa bulungan yan. Ang daming nakakarinig, ang daming nakakakita, ang daming nakakaalam. Mas maganda pang ibulong mo na lang para yung katabi mo lang ang nakarinig. Hindi ka nga nagbulungan, pinopost mo naman, ako, buong mundo nakarinig, nakaalam. Ay magsisi, manalangin po tayo mga minamahal. Pigayin natin ang ating puso sa panalangin, tayo po'y sama-sama manalangin sa Malapanginoon. Dakila at mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapanginoon, kami po'y humingi ng kapatawaran. Malapanginoon, alam po namin napakalapit na po ng iyong pagbabalik. Kaya kung ano yung mga nangyayari noon bago makarating sa Kanaan ng mga mananampalataya, ganun din ang mga nangyayari sa panahon namin. Katulungan mo kami, Malapanginoon, na huwag maulit ang mga unang kamangmangan na mga unang mananampalataya noon sa mga kapanahunan ngayon, Malapanginoon. Linisin mo ang aming mga puso, Malapanginoon. Dalisayin mo ang aming isip. Bigyan mo kami ng malawak na pangunawa, Malapanginoon,
pagpalain mo lahat ng mga anak mo, mga Panginoon, ano man mga aming karamdaman, ano man aming mga problema, ano man ang aming natitirang kahinaan, o Diyos, alisin mo po sa amin ito, gawin mo kaming karapat dapat, mga Panginoon, na sumalubong sa iyo ng mga araw, ng mga oras na ikaw'y babalik, mga Panginoon, pagpalain mo bawat isa sa amin, dakilang Diyos, sumaamin po kayo, mga Panginoon, sa dakilat makapangyari ang pangalan ng aming pinakamamahal na Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Maminamal, patong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo at ating saway, lahat ng gawa ng kalabang, lahat ng mga demons of murmuring, demons of unbelief and doubts, demons of sicknesses, demons of anger, hatred, lahat ng gawa ng kalaban, alinlangan, lumayas kayo sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus. Sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, demons of enfermities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, demons of unbelief and doubts, demons of murmuring, demons of anger, hatred, lahat ng gawa ng kalaban, pangihina, panlupaypay, lahat ng karamdaman, lumayas kayo sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus. Be healed! Be healed! Be healed by his began, problem be solved. In Jesus' name, amen and amen. Tayo po'y tumayo, mami na mahal, sabay-sabay tayong sumigaw. Habang tayo po'y tumatalon, pasalamat tayo sa ating malapang noon, mami na mahal, bilang katugunan ng ating mapanalangin, tayo po'y sabay-sabay na magpasalamat. Sumigaw tayo, habang tayo tumatalon, tatlong beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. At sa darating na Biyernes, overnight prayer natin, mami na mahal, from 9 p.m. to 4 a.m. ng Sabado, ang ating pong overnight prayer. At sa mga beloved choir members na mag-perform ng mimers, mag-practice kayo ng Webes, at kumaari ng hanggang pati araw ng Sabado. Kunti na lang ang araw na natitira. Bukas po ay mag-practice po yung mga kabilang sa ating pong mga mimers. Sa darating na Linggo, mami na mahal, dito po natin idaraos ang ating pong church anniversary, yung ating 37 church anniversary. Dapat pupunta tayo sa Maynila, mami na mahal, sa dako po ng Marilao, kaso medyo masikip yung kanilang lugar, hindi tayo magkakasya, kaya nga sasabay na lang po tayo, mami na mahal, dito po natin ipagdiriwang ang ating pong ating main church anniversary, mami na mahal, 37 church anniversary ng ating pong main church. Amen. Kaya sa mga excuse me, 47 church anniversary ng ating pong main church. Kaya mami na mahal, tayo po ay maganda, wala pong mag-absent. Ito po'y pinakadakilang araw sa lahat ng araw ng ating pagsamba, ating pong inaalala ang pagdiriwang ng ating pong church, mga minamahal, sa dako po ng Maynila. Kaya sa ating mga beloved choir members na magpe-perform, ay may practice kayo sa bukas at sa Sabado. Mag-practice kayo. At yung mga napag-usapan natin nung tayo nag-meeting, mami na mahal, yung nag-post, huwag na muna yun, tanggalin muna yun. Yung nagpo-post na yun, suspendido na mula ngayon at tignan natin kung hanggang kailan. Yung napag-usapan natin, mami na mahal, lahat po ng mga nabanggit ng mga choir members, sa pagkatapos ng ating church anniversary, tsaka po kayo medyo hindi muna kayo kakanta. Pero gaganap kayo ng inyong mga menial duties. Naka-uniforme po kayo, pero gaganap lang kayo ng inyong menial duties. Pero after na po ng church anniversary, kasi kulang tayo, mami na mahal. Kaya nga, implement natin yon sa after po ng ating church anniversary. Amen. At yung tapusin po natin yung 3 to 5 days. Yung nag-post, kausapin ako bago siya makakanta. Hindi nga siya nagbulong-bulongan, masigit pa sa bulong yung ginawa niya. At tayo po, mami na mahal, ay tumayo na po at tayo po isama-samang manalangin sa ating pong closing prayer. At huwag ka natin kaligtan ang ating pong webcast, ang ating live streaming, mami na mahal, from 9 p.m. to 10 p.m. nightly, gabi-gabi ang ating pong live streaming, mami na mahal, mula Lunes hanggang Sabado, ang ating pong live streaming ng ating pong bananagawain dito sa Olongga po. Tayo po ay pansamantalang manalangin na po sa ating pansamantalang pag-iwiwalay. Narito ang ating beloved worker.
Blood Brother Jose Estrabilla, tayo po ipanalangin sa ating closing prayer. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Ordinary Preacher Boy Kaluya. Manalangin po tayo, mga minamahal kong kapatid, sa ating pansamantalang paghiwalay. Opo, dakilang makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon Jesus. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Higit namin pinapasalamatan, mahal na Panginoon, ang iyong mga salita, mahal na Panginoon, nga pinapaliwanag sa iyong mga ngaral, mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa lahat, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, mula sa umpisa, mahal na Panginoon, pag-MC Joyful Suli, mahal na Panginoon, makalangit. Ngawitin, mahal na Panginoon, sa mga awitin, sa mga choir, mahal na Panginoon, sa nagpatotoo, mahal na Panginoon, nga pinagpala, mahal na Panginoon, ng mga anak mo, mahal na Panginoon, sa mga pagbibigay, mahal na Panginoon, purihin ka, mahal na Panginoon, at sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, ihatid mo, mahal na Panginoon, bawat isa, mahal na Panginoon, sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, alisin mo lahat ng hadlang, mahal na Panginoon, sa mga may sakyanan, mahal na Panginoon, anumang uri sakyanan, mahal na Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon, alisin mo hadlang, mahal na Panginoon, sa daan, mahal na Panginoon, at sa mga maglalakbay, mahal na Panginoon, tumatawid sa kalsada, mahal na Panginoon, ikaw mag-ingat sa bawat isa, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin sa aming minamahal na pastor, mahal na Panginoon, sa parating, mahal na Panginoon, na sa anniversary, mahal na Panginoon, na 47 years, mahal na Panginoon, pagpalain mo, mahal na Panginoon, alisin mo ang lahat na hadlang, mahal na Panginoon. Ito po ang samot na langin, mahal na Panginoon, sa pangalan ng Jesus, makapangyarihan sa lahat. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po, mga minamahal. We love you so much. But this is a snap. Ang ingat po kayo sa pag-uwi. Mga minamahal.